Sa nakaraang dalawang linggo, pagkatapos ng tatlong linggo na panunungkulan ni Vice President Lenny Robredo bilang drug czar, ay sinibak siya ng presidente. Yung turn of events na yon, siyempre ay nakakagulat. Pero ganyan ang politika. Whimsical at saka very political ang mga ganyang mga kinalaman sa ating bansa. Walang seguridad kung ikaw ay nanunungkulan, maaari kang alisin. At dito makikita natin yung salitang weather lang. So hindi talaga masasabi nating secured ang anumang katungkulan sa gobyerno. Pero alam ninyo, sa komunidad ng Iglesia, ay meron po tayong maliwanag na disenyo ng Diyos kung paano ang mga namumuno ay manunungkulan at ang mga pinamumunuan din naman kung paano sila tutupad ng kanilang mga tungkulin sa mga namumuno. Sinabi ng Panginoon ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto, Kapitulo 10, that the God is the God of order, not of confusion. Ang Diyos natin ay ganun siya. Ang siya ang kaayusan, ang Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Kanya sa pasimula pa lang ay itinalaga niya ang mga roles ng husband and wife, ng mga magulang sa kanilang mga anak. E maliwanag yan, walang alinlangan, walang kalituhan sa tungkuling yan. At gayon din sa Iglesia, inilagay niya ang maliwanag sa kanyang salita. Merong mga tagapanguna, ang mga elders, at nandito yung mga pinangungunahan, yung mga miyembro ng Iglesia. Ang Diyos ang naglatag sa kanyang salita kung paano sila makikitungo sa isa't isa. Now, alam po ninyo, tayo'y nag-aaral ng serye sa 1 Thessalonica at nandito na tayo sa Kapitulo 5. Actually, ang plano ko ay mag-umpisa ng serye sa Book of Exodus. Naghahanda na ako, nagbabasa ako ng mga komentaryo tungkol doon. Pero naisip ko na hindi ko pwedeng iwan ang aklat ng Thessalonica nang hindi tapos, ay sapagkat malapit na tayong matapos doon. So tatapusin ko ang aklat ng 1 Thessalonica. Kung maalala ninyo, last year, hindi ba, ako yung nag-series ng patungkol sa call to the ministry para kay Pastor Joseph. Nung siya ay ating kinikilala bilang pastor ng Iglesia, nagturo ako ng tungkulin ng mga pastor at ng mga miyembro sa isa't isa. At ngayong umaga ay mag-expound ako ng isang talata na maaaring yung mga narinig nyo last year para sa ordination ni Pastor Joseph ay narinig nyo na. Ngunit aking ipaliliwanag yan. Ngayon, sa aming mga kaibigan na naririto sa umagang ito, hindi kayo miyembro ng Iglesia, at least for now, sana hindi manatiling ganon. Sana dumating ang panahon na kayo ay talagang maging maliwanag na mga tagasunod ni Kristo at maging kasama namin kayo dito sa Iglesia. Pero sa ngayon, gusto ko lamang makita ninyo at makilala nyo kami dito sa CRBC. Paano kami namumuhay bilang isang komunidad ng Panginoong Jesucristo? At gayon nga, hindi kami sakdal, hindi kami perfect, hindi kami isang iglesia na walang kamalian, napakarami namin kamalian. Pero aming sinisikap na maging angkop ang aming relasyon sa isa't isa, ang aming pamumuhay, ayon sa salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga na tayo ay nakabatay lamang sa salita ng Panginoon. Now, basahin ko sa inyo ang ating talata dito ngayon sa 1 Thessalonica. At versikulo 12 at 13 sa ating talata. Buksan po natin doon. Okay, Kapitulo 5, 12 at 13. Subalit, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Now dito, itong portion na ito ngayon, makikita natin, si Pablo ay tinatalakay niya mga usapin na may kinalaman sa kanilang buhay bilang isang komunidad. Itong mula sa versikulo 12 ay mga varied way of life ng isang iglesia para sa Thessalonica na kanyang ine-exhort sila, pinamamanhikan sila na gawin ang nararapat bilang isang komunidad ng Panginoong Hesukristo. So itong mga talatang ito ay tumutukoy tungkol sa papaano sila mamumuhay bilang bahagi ng komunidad ng Panginoong Hesukristo. At dito makikita natin, hindi ibinibigay ni Pablo yung unrealistic picture ng isang iglesia. Hindi niya pinakikita rito ang isang ideal church na walang batik, walang kamalian. Bagkos makikita natin dito si Apostol Pablo, he is very honest in giving the picture of a church. Kanya nga ito yung mga exhortation na kanyang ibinibigay sa atin. Hindi niya tinatakpan ang kahinaan ng iglesia. Bagkos pinakikita niya ito at upang gawin ang nararapat bilang isang iglesia. Dito makikita natin sa ating teksto, si Pablo, namamanhikan siya sa mga kapatiran sa Thessalonica, sinabi niya, "Subalit, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid." Nandito yung pamamanhikan niya, ini-express niya rito yung seriousness ng kanyang apila sa kanila. But very gently persuading them, sinasabi niya sa kanila ang bagay na ito bilang mga miyembro ng iglesia, meron kayong pinuno, ito ang dapat ninyong pakikitungo sa kanila. Yung unang bahagi na makikita nga natin, dito yung pinaka-sentro ng relasyon sa loob ng iglesia. Relasyon ng pastor at sa kanilang mga miyembro sa kanilang mga pastor. Now, itong teksto natin, primarily, exhortation ito sa members, sa kanilang responsibilities sa mga pastor. Paniwalaan niyo ako, please. Hindi ako nagsasalita to take advantage as a pastor. Hindi ako nagsasalita dito bilang pastor upang ibigay niyo ang para sa akin. Walang ganon. Nais ko lamang makita natin ang may buong katapatan mula sa teksto ng salita ng Diyos at ilapat ito sa atin. At kung may makita man kayo na parang pansarili ang aking sasabihin bilang isang pastor dito, ay patawarin ninyo ako. Pero ito ang sinasabi sa ating mga talata, mga responsibilidad ng miyembro sa kanilang mga pastor. Sa istorya ng church, sa kasaysayan ng church, pasensya po, medyo sinusumpong yung sinusitis ko. Sa kasaysayan ng church, meron palaging dalawang extremes. Ano? Sa pamumuhay ng iglesia, yung relasyon ng pastor at ng iglesia, meron itong tinatawag na, sa isang banda, yung tinatawag na autocratic rule, overbearing eldership. No? Ito yung mga nagdidikta, ginagawa ng mga pastor na parang sila'y nagpapanginoon sa iglesia. At yan ay hindi nararapat. Ay maliwanag yan, mamaya makikita natin sa unang Pedro, makikita natin yan sa binasa natin kanina. Ang pangalawang extreme naman ay yung congregationalism na ang lahat ng desisyon ay mag-emanate, lalabas sa kongregasyon, hindi walang kinalaman ng pastor doon. Ang pastor taga-turo lang, taga-pangaral, bukod doon wala na siyang magagawa. Lahat ng desisyon ay nasa iglesia. Ito yung dalawang nagiging extreme, pero kailangan natin balance. Ano ba tinuturo ng Biblia sa relasyon ng isang pastor na namumuno at sa kongregasyon na kanyang pinamumunuan? At yun ang nais ko na ipakita sa inyo dito. Now, una sa lahat, tignan po natin, sinabi sa atin sa verse 12, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sila sa inyo. Na meron kayong mapapansin dito. Ito yung opisina pong tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung tinatawag nating eldership. Kaya tayo bilang isang Reformed Church, naniniwala tayo sa pamumuno ng mga elders. Ngunit dito makikita natin ang elders as office bearers, ipinakita rito yung kanilang gawain. They labor
Nagpapagal sila para sa church. They labor in teaching and preaching. They rule. Namumuno sila at sila din ay nagtutuwid ng mga miyembro sa kanilang mga kamalian. Lahat ito ay naglalarawan ng tungkulin ng isang elder. Now, kung tatalon tayo sa binasa natin kanina sa unang Pedro, makikita, pasensya po, makinig lang kayong mabuti. At itong pinag-uusapan natin ay mahalaga sa buhay natin bilang isang iglesia. Now, 1 Peter and chapter 5, verses 1 to 4. At mapapansin nyo dito, sinabi ngayon bilang kapwa matanda. Sino kanya yung namumuno dito? Yung matatanda, hindi sa edad ito. In particular, kung hindi sa mga namumuno, mga office bearers ng iglesia, kapwa matanda na itinuring niya rin ang kanyang sarili. Sinabi niya bilang kabahagi ng sa kaluwalhatiang iyahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda, sa elders, sa mga namumuno sa iglesia, na pangalanan ninyo, pangalagaan ninyo, pastor, yun ang ginamit doon, no? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. At sinabi, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukol sa loob, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kung hindi may sigasig, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kanila. Dito po makikita natin, binanggit niya yung opisina ng elders, matatanda. Pagkatapos, yung tinatawag na sa Griego na presbyteros o presbyters, sila po yung pinakikita sa New Testament, mga tagapamuno na tinalaga ni Kristo Jesus sa kanyang iglesia. Ngayon, binanggit din niya yung dalawang trabaho ng elders, yung shepherd, poimenes sa Griego yon, and then yung overseer, episkopoi. Yung pinakikita dito, yung trabaho ng elder ay isang pastor at isang tagapangasiwa. Okay? Maliwanag po yun, wala pong tinutukoy na tatlong opisina. Opisina ng elder, opisina ng pastor, at saka opisina ng isang overseer. Isa lang ang opisina sa iglesia sa Bagong Tipan. Ito yung opisina ng eldership. At yung kanilang katungkulang ginagawa ay bilang mga shepherd, mga pastor, at mga overseer ng church. So that's why ako tinatawag ninyo, lahat ng pastor, tinatawag niyong pastor. Because that is our work. But we are elders in the church. Yun yung ipinapakita po sa atin dito sa mga talatang ito. Walang tatlong opisina. Maalala nyo sa pangyayari sa Acts 20:28, nang si Pablo ay nagpaalam siya sa mga matatanda, sa mga elders ng Ephesian church, doon sa mga namumuno sa Ephesian church. And then pagdating sa verse 28, inutusan niya sila, sinabi niya, shepherd the flock of God. Bilang matatanda, dapat silang magpastor, magshepherd ng iglesia, ng kawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, gusto ko makita ninyo dito, ang binanggit dito sa ating talata, yung trabaho ng elders. Kami dito, meron kaming apat, bagamat si Pastor Ellis ay retired. Pero siya ang kauna-unahan at nananatili hanggang ngayon na elder ng church. Nandito si Pastor Ismael bilang elder. And then si Pastor Joseph, ang pinakabagong elder. At ako na yung isa pang elder sa church. Naniniwala po kami ng eldership rule ay ang tinatawag sa theology na parity, equality. So kaming lahat ay walang senior, sa edad meron, pero mas wala sa amin na archbishop and then bishop and then somewhere along the line mas mababa. Walang hierarchy. We are all elders in the church and equally represent the office of the elders. Walang mas higit sa amin. So when we meet, it is not according to age as well yung aming mga desisyong ginagawa. So, tayo po ay naniniwala sa equality ng mga elders sa church. Look at what they do here. They labor. Alam niyo yung ginamit pong salita dito, they labor? Ito po yung salita sa wikang Griego na toil, hard work. Yung magtrabaho ka hanggang mapagod. Yun ang kanilang ginagawa. Now, ayon kay Timoteo, ang pagpapagal na ito sa 1 Timothy 5
And then 17, if you have your Bible, open there. Ang matatanda na nagsisi pamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal saan? Sa salita at sa pagtuturo. Doon po yung kanilang pagpapagal. Nagpapagal sila para pag-aralan ang salita ng Diyos at upang sa gayon, meron silang maituro. Meron silang maipangaral sa iglesia. Yun po ang kanilang trabaho. Now, kung babasahin niyo yung Colossians 1, 25, 28, 29, dito po nakasentro ang trabaho ng isang elder, yung kanyang pagpapagal doon sa doktrina para saan? Sa kaluluwa ng mga miyembro. So dito po makikita natin ang maliwanag na puntos, whether it is labor in the study and preparation of sermons or in counseling sessions with the members, they toil for the good of the members. Now what you see on Sundays is we teach, we preach. Yun yung nakikita nyo every Sunday, di ba? But you don't see us in our study table. You don't see us in our prayer closet. We don't need to tell you what we do, but we labor. We labor for your souls. Sinabi ni Motier, leadership is a function, not so much a position. Activity, not so much a status. They are marked out only by what they do and how they work. So yun po ang leaders o elders ng church. Hindi po ito tungkol sa aming katungkulan, sa estado, sa titulo. Now, if you are aspiring to become a pastor or an elder of a church, eh siyempre, napakasinabi ni Pablo kay Timoteo, yun ay isang katungkulang napakagandang asamin. Pero hindi po ito tungkol sa estado na ikaw ay igagalang, ikaw ay nasa mataas na posisyon sa loob ng iglesia, kaya ikaw ay magtataas ng iyong ulo na para magkakaroon ka ng mataas na pagturing sa iyong sarili. Hindi po ganun ang sinasabi. Kinikilala ang mga elder sa kanilang ginagawa, sa kanilang katungkulan na tinutupad sa loob ng iglesia. They labor. And then they also rule. Namumuno. They have authority. Meron silang kapamahalaan sa tupa, sa iglesia. Pansinin ninyo ang sinabi dito sa atin ni Apostol Pablo. Ang pamumunong yan, sinabi niya, subalit inihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal at namumuno sa inyo sa Panginoon. Saan kanya? Sa Panginoon. Kinu-qualify niya yon. Hindi namumuno ang mga elder according to their own whims. Hindi whimsical, hindi sa kanilang sariling kagustuhan. They rule in the Lord. In other words, they rule according to the will of the chief shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo. They rule, their rule is not of their own, but of Christ's rule. They apply the rule of Christ. Now the question is, paano daw yung mga elders ine-execute yung rule ni Kristo sa kanyang kawan? They execute the rule of Christ through the Word of God. We teach, we preach the Word of God. That's how we execute the rule of Christ. And then, makikita natin dito na yung rule na yan ay may panganib. Sorry. Sa 3 John, may pangalan. Ang pangalan ay si Diotrepes. Tumindig siyang elder doon sa church. Umabuso siya. Gumawa siya ng mga desisyon na walang batayan sa salita ng Diyos. Gumawa siya ng mga desisyon na hindi sinasabi. Maski mismo ay si Juan ay hindi niya tinanggap sa pagtitipon. Umabuso siya at maaaring magkaganyan. Kaya pinabalaan ang mga tagapamuno, ang mga elders, they rule, but they rule according to the will of the chief shepherd, the Lord Jesus Christ. They also correct. They rebuke. They admonish. Sila'y nagbibigay ng instruction, nagtuturo, at nagbababala
kapag merong panganib, ganyan ang trabaho ng isang elder. It warns erring member against danger. Pinapalakas niya ang loob ng mga nanghihina sa kanilang puso. Hindi lalapad ang pamalo ng disiplina sa kailangan paglapatan ito upang ibalik sa kawan. Ito po yung trabaho ng elders. This is basically the nature and work of the elders. Nagpapagal sila sa salita, sa doktrina, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Namumuno sila ayon sa salita ng Diyos. Nagbababala sila, nag-a-admonish sila, nagbibigay ng instruction kung merong panganib sa mga miyembro. Inilalapat na yan. Nila yan, napakahirap po ng trabaho ng elders, just to tell you, sapagkat makikita natin at times, some members, some sheep do not like to be told what to do. Talagang mabigat minsan sa pastor yung bagay na yon. And they get offended when elders approach them, na na-offend sila pag sinabi kung anong sinasabi ng Panginoon na dapat gawin. And so sometimes nagko-cause ng problem yan between the elder and the member. We are sinners just like everybody in the church. We also have our own weaknesses. And sometimes it's so difficult to tell, to teach, to become the elder of the church when you know that within your hearts as well you have some failures and shortcomings. But that is our work, my brethren. Yun ang aming trabaho. So, understanding that we are all sinners, we need to forgive one another. We need to bear with one another. But just to know that this is the work of the pastors, of the elders in the church. Now, let me talk to you about the necessity of the work of the elder in the church, yung pastor. Now remember, kung bubuksan ninyo sa Mateo 9:36-38, nung makita ng Panginoon yung daming sumusunod sa Kanya, ang sinabi ng Panginoon, nahabag siya sa napakaraming tao. At sinabi niya doon, nahabag siya sa mga tao na kagaya ng mga tupang walang pastor. Kaya doon, sa mga talatang yun, nanalangin siya, manalangin kayo para sa mga manggagawa, para sa ubasan, para dito sa mga taong ito na may mangaral ng ebanghelyo at dalin sila sa tamang direksyon sapagkat sila ay mapapahamak kung walang isang pastor na gagabay sa kanila. Now imagine, my brethren, sa church. Kung walang elder, kung walang pastor, everybody will simply think na siya yung may kinalaman, siya yung tagapamuno, siya yung masusunod sa loob ng iglesia. Ang mga tupa, walang pastor, walang mag-guide, walang magsasabi mula sa salita ng Panginoon, this is the right direction that you need to take. Walang magpapakain ng salita ng Panginoon. Ano mangyayari sa kawan? Walang mag-encourage, mag-aaliw sa mga nang lulumbay sa kanilang mga puso. Walang magpuprotekta sa kanila. And that is why Jesus exhorts and commands people, pray that for the Lord of the harvest that He will give us workers. Yan yung ating, bakit necessary? Ganito po ang ipinakikisa. Every church, as God's flock, kailangan ng isang tagapangasiwa, ng isang elder, ng isang pastor. A church without a shepherd, it's not a church to my own personal understanding. Kung ikaw, kung merong isang iglesia na walang pastor, then who can say that this is the flock when there is no a shepherd? And in fact, dapat maraming shepherds ang bawat flock. Ngunit ito yung makikita natin. But to my fellow elders, gusto ko lang sabihin sa inyo, the necessity, ito yung pangangailangan kung bakit kailangan ng trabaho ng pastor, ng elder sa loob ng iglesia. Pero wag tayong madisillusion na ang tupa natin ay mababait. Tupa natin ay masunurin. Ang tupa natin, pag sinabi natin, ito yung naniniwala kaming dapat natin gawin, ay susunod. So the flock, as I have said, is composed of redeemed sinners who still are by nature sinners.
Ito yung katungkulan ng isang elder ay kailangan talaga sapagkat ito yung circumstance ng iglesia ng kawan. They are sinners that needs direction, spiritual direction from the God appointed rulers of the church. Ang isang pastor dadalhin niya sa kanyang balikat ang bawat tupa na kanyang pinangangasiwaan. Now, gusto ko rin sabihin sa inyo ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ang mga tupa, ang mga miyembro, ay magkaroon ng tamang sapat na paggalang, pagturing ng mataas sa pamumuno ng elders. Now, in our text, sinabi sa atin dito, subalit inihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang, yung ginamit sa Tagalog, igalang, pero ang literal na salita dito, recognize. Kilalanin nyo sila. Yun ang sinasabi dito sa atin. Now, to acknowledge, to recognize, yung salita pong yan ay nandun yung idea na ang iglesia kinikilala kung sino ang binibigay ng Panginoong Hesus para sa kanila na mamuno. Now, every pastor, ay hindi sila naging pastor. Every elder in the church, hindi sila nag-elder dahil ispinilit nila ang kanilang sarili. Every elder is called by God, by Christ Himself. And then gave it to the church to be recognized. Nandun po yung idea ng calling. That's why mahigpit tayo sa proseso na inaalam natin sigurado kung sino yung mga tinatawag talaga ng Panginoon sa katungkulang ito. Now, make no mistake na yung authority ng mga tagapamuno ay hindi galing sa kongregasyon. Ito'y galing kay Kristo. Yun ang kamalian ng ilan. Na ang congregation inaakala nila nasa kanilang palad ang kanilang mga pastor. But that's a wrong idea. Because first of all, we must recognize them, we must acknowledge them, that they are God's gift to the church. We respect them not because of their personality, not because of who they are, but because God appointed them there. Ang Diyos ang naglagay sa kanila doon. And to reject and to disrespect, to disobey the elders is to disobey the one who gave it to the church, the one who called them to be elders of the church. Yun po ay isang mabigat na naalala nyo si David. When David, doon sa binasa natin sa Lumang Tipan, sa 1 Samuel 24 and then verse 6 and 10. Now, si David already, nasa kanya na yung opportunity to slay Saul. Kasi siya naman yung talagang anointed one na papalit kay Saul. Nagkaroon na siya ng opportunity to slay Saul. Anong sinabi ni David? I will not lay my hand on the Lord's anointed. Hindi dahil si Saul yun, kung hindi alam niya, in-anoint siya ng Panginoon maging hari ng Israel, so he will not lay his hand on the Lord's anointed. Ay dapat ganun ang ating pagturing sa mga elders. They are because anointed by God to become the elders and therefore, whether we like it or not, whether we don't like him, if they're appointed, by anointed by God, we must give due respect to the elder of the church. Yun po yung sinasabi sa atin dito. It is not because of who they are, but because it is God who placed them, who called them do sa position na iyon. And then also, sinabi sa atin dito sa ating talata, sinabi sa atin sa verse 30, at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig, dahil sa kanilang gawain. See this? Ito yung isa pang dahilan. For their work's sake. Hindi dahil sa kung sino sila, but dahil sa kanilang trabaho. Hebrews 13:17, sinabi doon, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give account. Yun yung trabaho nila eh. They keep watch over your souls. And then let them do this with joy and not with grief, for this will be unprofitable for you. The reason we should really irespeto natin ang mga tagapamuno is because it is for our good. It is for the good of our own souls. Binigay sila ng ating Panginoon para sa atin. We recognize their calling and for their work as tulad ng sinabi dito sa kanilang trabaho. Do not consider ang trabaho ng elder like a secular work. We don't work for the money. We work because we are called by God to serve the church. Now let me now focus just briefly itong duty ng member sa kanilang
elder. And there is one word na ginamit dito, esteem them very highly. Sa Tagalog, sinabi, inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo. Now, sa Tagalog, hindi nakaka-capture yung original. So, hindi lang sila igalang, hindi lang irespeto, but to esteem them very highly, lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig. Esteem them very highly. Paano na ituturing na may mataas na pagturing daw ang mga elders, ng mga members? Two ways, two things. In what manner? In love. Mahalin daw ninyo yung mga pastor. Now, I will not elaborate how you should do that to love us as your elders. Kasi my elder, kayo ang tumingin sa sarili ninyo. That will be self-serving for me to exhort you how you should love us. That's not right for me to say that. But I hope that you examine yourself how you should show your love to your elders so that they will do their work with joy and not with grief. And then sinabi din dito sa atin, lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Now, members should have peace with your pastors. Again, how to do that? Now, I leave that to you. Examine yourself. You should be at peace with your pastors. Kung may kasama kayo na lang, please talk to us. Please settle that with us. Now, ang isang practical ng pag-esteem very highly na sinasabi sa atin sa mga elders is then ang sinabi dito sa atin ni Apostol Pablo. Na mag-ingat tayo sa ating sa 1 Timothy 5:19. Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. Yun yung kailangan, igalang sila sa kanilang position. Don't just criticize, don't just judge the pastor without any grounds at all. Huwag niyong libakin, huwag niyong siraan ang mga tagapamuno. I'm not talking about my own personal one, here preference, but that is God's word. That's how you should esteem highly your pastors. Be careful how you bring accusations against your pastor. Maliwanag po yan sa atin. Pastors are not immune to accusation. Pero kailangan po, properly done ito in respect of their position. Elders are not perfect and they commit mistakes also. Vulnerable din sila sa mga attacks ng devil. Sila yung unang magiging target ng diablo eh. And so it is better to criticize the eldership when someone is hurt or do not agree fully to the decision of the elders, and then publicly they will be criticized. But brethren, let this principle be in us, all of us, whether you are a pastor or you are simply a member, 1 Peter 4:8, love covers a multitude of sin. Magtakpanan tayo sa pamamagitan ng pagmamahal ang ating mga pagkukulang sa isa't isa. Maliban na ang isang elder disqualified siya sa isang kasalanan, then it should be dealt with. But forgiveness is the first option para sa ating mga elders. Now, just to share with you our reform confession sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 26, verse 10, sinabi po ang ganito, kinakailangan ang mga pastor na magbigay ng palagiang pag-aasikaso sa mga gawain ni Kristo sa kanyang mga iglesia. Dapat nilang ibigay ang kanilang mga sarili sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos at sa panalangin at alagaan ang mga kaluluwa ng mga tao sa kanilang ikabubuti na gaya ng mga magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya nga, kinakailangan ang mga iglesia na kanilang pinaglilingkuran nila ay magbigay sa kanila ayon sa kakayahan ng mga iglesia. Hindi lamang sa marapat na paggalang, kundi upang sila ay mamuhay na may kaluwagan upang hindi sila mag-alinlangang maghanap buhay sa labas. Sa gayon, maaari silang makapagpatuloy sa mga ibang tao
Makapagpatuloy, hospitality ang gayong kaayusan ay hindi hingi ng, inihingi ng kautusan ng kalikasan mismo at ng maliwanag na utos ng Panginoong Hesukristo na siyang nagpasya na silang nangangaral ng Ebanghelyo ay sa Ebanghelyo mamumuhay. Now, ito yung ibinibigay sa ating paraan ng pagturing ng may paggalang at mataas sa mga pinuno ng Iglesia. Now, sinabi sa atin na Galatians 6:6, sinabi sa atin doon, "Let him who is taught in the word share with the one teaching in all good things." Tungkulin ng kawan ng Iglesia na tignan ang pangangailangan ng pastor. Now, I'm not asking you to do that now. I hope you will not take that personally. And then 1 Corinthians 9:14, sinabi doon, "Even so, the Lord ordained those announcing the gospel, proclaiming the gospel to live from the gospel." Kung yun ang trabaho namin, magpagal kami para sa Ebanghelyo, then we should live by that. So, tungkulin ng Iglesia na ibigay ang suporta sa mga pastor sa mga pangangailangan nila dito sa sanlibutan. At so, gusto ko lang itong ilang mga buod na ito bilang katungkulin ng Iglesia na mga diakono, walang personalan ito. But this is how I see it. Yung ministerial support is a matter of church financial priority. Huwag tayo kasi, alam mo ninyo, ang mga iglesia dito sa Pilipinas, pag pastor ka, magdusa ka. Now, I wish I'm ready for that. Okay lang kung magdudusa ako para sa tungkulang pagpapastor. But there is a responsibility for the flock na kailangan na... So, kailangan yung mga tagapamuno natin, ang mga diakono, gamitin ang gawin, ang church is priority. I-demonstrate yung priority ng salita ng Panginoon sa mga ministeryo ng Iglesia. Dapat magkaroon ng ganong prioridad sa pananalapi ng Iglesia. Yung ministerial support din ay kailangan din ito na... Sinasabi sa atin, full-time capacity ang support. Now, si Apostle Paul, nag-tent making siya, pero yun ay pansamantala habang wala siyang makain. Wala siyang tutuluyan. Nagtrabaho siya, pero hindi yun yung paradigm. Makikita natin na ang bawat pastor, dapat ang trabaho niya, full-time capacity, magpapastor siya. So, mga kapatid ko sa iglesia, ito yung dapat na generosity na dapat natin at sensitivity para sa ating mga paggagawa sa iglesia. And then, of course, yung ministerial support dapat is a matter of mutual commitment and trust between the minister, between the pastor and the church. Maraming mga pastor, mga elders ay pinatalsik ng iglesia. Or marami na umalis bilang pagpapastor kasi kinokontrol ng iglesia ang pastor dahil sa pera. Hindi ka namin, pag hindi mo ginawa ang gusto namin, hindi ka namin bibigay ang financial support sa iyo. So yun, mahirap yun, ano? Na mga kapatid kong pastor, kailangan lang talaga magbigay tayo ng ating sarili, buong puso sa ating trabaho. Hindi dahil sa suporta ng iglesia, kundi yun ang katungkulan natin. I believe it is not right for the pastor to ask for support from the church. But the church should be sensitive to the need of the pastor. So brethren, itong tinuturo sa atin ng dalawang talata na ito. Gawin nating isang aim na mamuhay ayon sa mga biblical principles na ito. Elders ay kailangan magpagal sa pagtuturo at pangaral, pangunguna sa iglesia, at gayon din sa kanilang pangangalaga sa kaluluwa, pagprotekta sa mga panganib. Sapagkat tayo, ang mga elders, ay magbibigay sulit sa ating mga trabaho. Ngunit mga kapatid, kailangan ito'y pinaka utmost desire natin to live and live in peace with our elders and esteem them very highly. I hope yun ang laman ng puso ninyo sa mga tagapapunong ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa loob ng iglesia. Now we ask your prayer for the elders of this church. Panalangin niyo kami. It's not easy na mga laga ng kalos. So pray for us, especially when sa aming pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pray for us that we may be able to deliver
clearly and convincingly ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat kayo ay sumasama sa aming pagsamba at nakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit pinapanalangin namin kayo na sana kayo ay bigyan ng Diyos sa inyong mga puso ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at makita ninyo ang pangangailangang maging kabahagi ng kawan, ng sambahayan, ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ang paraan na kayo'y maligtas sa iisa sinasabi ng Biblia, walang ibang pangalan na ibinigay sa langit o sa lupa na sukat na ang tao'y maliligtas kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. John 14 verse 6, sinabi doon, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but by me." Sana makita nyo na si Kristo ang tanging kailangan nyo upang maligtas. Na si Kristo lamang ang tanging kailangan ninyo upang kayo ay magkaroon ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ma-enjoy ninyo ang iglesia ng Panginoong Hesukristo, gano'n man siya ka-imperfect sa mundong ito. Redeemed sinners, saved by grace. Ngunit kagalakan na makasama ang mga iniligtas. Nawa, maging hamon sa inyo, maski itong aralin na ito, tungkol sa tungkulin ng pastor at ng mga members sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang ebanghelyo ay magningning sa inyo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, tunay na mabigat ang iyong mga salita sa tungkulin ng mga pastor, tungkulin din ang mga miyembro sa kanilang pastor, pero gawin mo kami matapat, Panginoon, sa iyong salita na hindi namin i-justify, Panginoon, ng anumang bagay, kundi kami magpasakop sa pagtuturo ng iyong salita at gawin ang nararapat, Panginoon, bilang iyong iglesia, bilang iyong kawan dito sa Cubao Reformed Baptist Church. Dalangin namin ang aming mga kaibigan, nagpapasalamat kami. Dinadala nyo sila sa amin dito, nakakasama namin sila sa pagsamba at naipangangaral namin, Panginoon, ang mabuting balita sa kanila. Nawa, O Diyos, ang linggo-linggo nilang pagtungo dito ay maging pakinabang sa kanilang sariling kaluluwa na magdadala sa kanilang kaligtasan. So, dalangin po namin ang lahat ng ito na kami ay maging matapat na lingkod mo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.